Hello guys at mga kabisalog, welcome back to my YouTube channel. Sa araw na to, guys, pag-usapan natin ngayon ang isdang ito na nakuha ng pinsan ko. Itong isda na to at tatawagin natin Stonefish o Gatasan sa Bisaya. Pero bago tayo mag-umpisa guys, inyanyahan ko kayo sa pag kung bago ka pa lang sa channel ko, please subscribe and hit the notification bell para ma-update kayo sa bago kong video. Okay guys, ulitin ko sa hindi pa nakakilala ng isda ito, isdang ito, ang pangalan nito ay Stonefish o Gatasan sa Bisaya. Ito ang the venomous fish in the world. Ito ang nakaka-poisonous o nakalason o binumos na isda guys sa buong mundo. Ito guys, dapat malaman nyo kung paano maiwasan o ano ang gagamitin o gawin natin para hindi ma-sting o matinik sa isda na ito, sa isdang gatasan o stonefish. Ito guys, kalamitan ng stonefish ay lumalagi o laging nakatira dyan sa mga bato na bahagi ng ilalim ng dagat, mababaw man o malalim. Kaya payo ko sa mga maliligo ng dagat, kasi lalo na ngayon na summer at sa darating pang mga summer, mag-ingat kung maliligo sa dagat. Huwag magpaa o nakapaa kung lumalakad sa dalampasigan man o sa mismo ng dagat. Kasi ang stonefish o gatasan ay palaging sa mabato, sa malalim na dagat o sa mababaw na dagat. Kaya ang kalimitan ng mga stonefish ay nagcamouflage kung saan siya nakapisto o nakatago. Kasi ang stonefish ay parang bato tingnan, kasi kung anong kung saan siya nakapisto, kasing kulay siya ng bato na kanyang pinupistuhan. Kaya guys, mag-ingat kayo kung maliligo kayo sa dagat, tingnan yun mga buti sa ilalim kung ang may stonefish ba o makita nyo sa mga bato na bahagi ng ilalim sa ilalim ng dagat. Anong gawin guys kung sting o natinik ng stonefish? Una guys, pag natinig kayo guys, ahon kayo sa dagat, dadali kayo, hanap o humingi ng tulong o hanap ng first aid guys. Ang first aid nga gagawin ng mga nasting ng stonefish guys ay kumuha kayo ng mainit na tubig, buhusan nyo ng mainit tubig kung saang parte sa katawan ang na-sting o tinik ng stonefish. Buhusan nyo guys yung kayang yung hindi masyado mainit, basta mainit, basta lang hindi malapnos ang balat ng tao na o nabiktima ng stonefish. Pagkatapos ma-first aid nyo guys, kung maari, dalhin nyo agad sa ospital para agad ito malapatan o magamot ng anti-sting o anti-venom. Kasi ang stonefish guys ay pinakadelikado na isda. Ito ay nakakamatay kung hindi maagapan ang mga nesting o natinik. Uulitin ko guys, ang isdang ito ay di basta-basta at ito ay pinaka delikado na isda. Kaya kung maligo ng dagat, mag-iingat at palaging nakabantay kung saan kayo aapak o lumusong sa dagat. Okay guys, kung may natutunan ka guys sa videong ito, please comment down below, like and share. Okay guys, salamat guys. Thank you for watching. Bye-bye and God bless.